sa mga kasuki, gusto mo bang magkaroon ng sideline? Gusto mo bang magkaroon ng dagdag na kita? No? Ikaw ba ay walang trabaho? Ikaw ba ay estudyante? Ikaw ba ay tambay? No? Ikaw ba ay isang simpleng may bahay lamang? O di naman kaya ikaw ba ay may trabaho na, ngunit gusto pa rin magkaroon ng karagdagang kita? Swak na swak sa'yo ang video ng ito, no? Dahil pag-uusapan natin sa mga gustong magkaroon ng sideline, no? So, gaya nga po ng ginagawa ko, mayroon po akong sideline na pagtitinda ng pabango. So, may mga nagtatanong po sa akin, paano po ba magsimula, no? Kung gusto mong magtinda ng pabango. So, ang ginagawa ko po ay bumibili po ako ng mga premix, no? So, ibig sabihin nun, timplado na yung pabango. Hindi po ako yung nagmimix ng pabango. Kung hindi, bumibili na po ako ng haluna, no? Bumibili na po ako ng premix na pabango. At saka ko po isinasalin sa iba't ibang klase ng bote, no? Tapos dalagyan ko po ng label at ayun, so ready na, ibebenta ko na po yung mga pabango. So ang tanong, kung gusto mong magsimula ng ganitong klase ng pagsa-sideline or gusto mong karirin, no, yung ganitong klase ng pagbebenta ng mga pabango. So sa simula, no, ano ba ang mga gamit na kailangan mo kung ikaw ay magtitinda ng premix na pabango? So unang-una, no, ito po ang inyong kailangang bilhin. Pwede kang magsimula sa 120 ml na premix na pabango. Ayan. So ang binibili ko pong pabango ay 25% oil concentration, no? So ibig sabihin, yung finished product niya ay meron pong 25% ng oil, no? So 25% yung content niya, no? Ito po yung sample ng pabango. Ayan. So ang laman po nito ay Eau de Parfum. At sinabi natin Eau de Parfum, no, ito po ay nagko-contain ng 20 to 25% oil base na fragrance concentration. So ang binibili ko po ay 25%, no, para sure na sure long lasting yung ating pabango. Ayan. So meron kang premix na pabango, siguruhin mo rin na ikaw ay merong ganito. Ayan. So magsimula ka sa 10 ml. Ayan. So sa 10 ml, ayan. So ito yung example ng ating 10 ml. Ayan. So, ganyan siya kaliit. So, bakit 10 ml? So, kailangan natin magsimula sa maliit, no? Kasi, kapag ikaw ay nag-aalok sa iyong mga customer, hindi pa naman natin alam kung ano yung magugustuhan nilang pabango. So, syempre, sa dinami-dami ng iaalok mong pabango sa kanila, kailangan matest muna nila yung bango ng iyong pabango. O, diba? Bango ng iyong pabango. So, ibig sabihin, kailangan muna nilang matesting yung quality ng iyong ibinibentang pabango. So, mag-start ka muna sa 10 ml, yan. Sa maliit ka muna magsimula. So, premix na pabango, 10 ml na bote. Siyempre, para masalinan mo ito, kailangan mo ng mini funnel. Yan. So, kailangan mo ng mini funnel. Ayan. So, kailangan mo ng mini funnel. Ayan, meron tayong cute na mini funnel. Ayan. So, maliit lang siya. Swak na swak sa iyo. Ayan. So, oops. So, ayan siya. So, kasha lang siya. Ayan. So, eto yung pabango. Ayan. So, eto naman ang iyong bote na 10 ml. Ito naman ang iyong mini funnel. So, ayan ang mga kailangan mo kung ikaw ay gustong magkaroon ng sideline na pabango. Gustong magtinda ng pabango. So, ayan ang mga gamit mo. Pabango, premix na pabango, bote na 10 ml, mini funnel. Ayan, para ikaw ay makapagsalin. Ano pa? Ano pa ang mga kailangan mo? So, syempre, kung ikaw ay mag-aalok ng pabango, kailangan meron kang tester, no? So, eto, kailangan mo ng lagayan ng tester, 3 ml vial. So, meron akong 3 ml vial. Ayan. So, ganito lang siya kaliit. So, kailangan mo nito para kapag ka iaalok mo sa iyong customer, no? So, syempre, aamoy-amoy nila to, no? Eto yung example natin ng tester. Ayan. So, meron tayo ditong mga tester. Ayan. So, eto yung example ng ating mga tester. Ayan. So, thank you sa ating seller, no? So, sila ang nagbigay nito. No, binigyan nila tayo ng sample ng kanilang tester. So, eto yung i-example ko sa inyo. Ayan. So, kaya mahalaga na meron kang mga tester. Andito yung mga list, no? Ng mga scent na gusto mo. So, syempre, nagsisimula ka pa lang naman, no? Pwede naman na magsimula ka sa ilang piraso lang ng mga scent, no? So, kung medyo maliit ang yung budget, no? Pwede ka magsimula ng scent na kunyari, 3 cents sa lalaki, 3 cents sa babae. So, pwede ka magsimula sa ganon kung maliit pa lang naman ang iyong puhunan, no? So, mahalaga na meron kang bit-bit na mga tester. So, ang mga kailangan mo, no?
bumili ka ng 3 ml, no, vial na tester. Tapos, salinan mo siya. So, ang laman nito ay 3 ml. So, kapag nasalinan mo na yan, no, kung meron kang 6 na piraso nito, 3 cents sa babae, 3 cents sa babae. Or kung medyo malaki naman ang iyong budget, no, so, pwede mong gamihan yung pagbili ng iyong set, no. Tapos, so, para naaamoy-amoy ng mga customer mo yung iyong mga tinitigang pabango. So, ano pa ang mga kailangan mo sa iyong pagbibenta ng pabango? So, kapag napansin mo na medyo meron ka ng bestseller, no, so, pwede mo nang i-upgrade yung pagbili mo ng mga pabango. So, mula sa 120 ml, yung mga bestseller mo, no, pwede ka nang bumili ng mas malaki dito. So, meron tayong 260 ml. Ayan. So, sa simula, meron ka 120 ml na premix na pabango. Pagka medyo malakas na or meron ka ng bestseller sa mga scent mo, no? So, pwede ka nang bumili ng medyo malaki-laki, no? Dahil, kapag meron ka ng bestseller, babalik-balik ka na yan ng iyong mga customer. At, mula dito sa 10 ml, chak na, pag naubos nila itong 10 ml at gusto nila na mas marami na silang pabango, o order na sila sa'yo ng mas malaking bote. Ayan. So, pwede ka nang mag-alok, pwede ka nang bumili ng bote, no? So, ang bote natin ngayon ay 85 ml. So, mula sa 10 ml, no, pwede kang bumili ng bote na 50 ml, 60 ml, 85 ml. So, nasa sa inyo na po yun or nasa customer mo na yun kung ilang ml ang gusto niyang bilhin, no? So, ang mahalaga lang naman kung ikaw ay nagsisimula pa lang sa pabango, no? Mahalaga na ikaw ay merong tester, ikaw ay merong 10 ml, yan, so merong 10 ml. Nakakailanganin mo sa panimula ng iyong pabango. So, meron din tayo, no, tip ko pala, no, sa mga nagsisimula sa ganitong klase ng pagbibenta ng pabango. So, mahalaga na kada scent, meron ka rin hiwa-hiwalay na funnel, mini funnel. So, halimbawa, ikaw ay merong scent na Eclat. So, si Eclat, meron siyang sariling mini funnel. Tapos, yung sumunod naman, kunwari, kung ikaw ay merong scent na Eclat, no, kailangan meron siyang sariling funnel. Kung ikaw naman ay merong scent na Hugo Boss, so mahalaga na ikaw ay meron din sariling funnel ni Hugo Boss. So tatandaan natin, kung ilan ang scent na sasalin mo, dapat yun din yung scent na, dapat yun din yung piraso ng mini funnel na mayroon ka. Kung meron kang 10 scent ng pabango, kailangan ikaw din ay mayroong 10 mini funnel. So ayan. So, ang mini funnel ay may iba-ibang kulay. Nasa sa inyo na lang po yan kung ano yung gusto nyo. So, meron tayong transparent. Meron tayong blue. Ay, pink pala. Meron tayong pink na mini funnel. At meron din naman tayong blue na mini funnel. Ayan. So, nasa sa inyo po yan kung anong funnel ang inyong gagawin nyo. So, ayan lang. So, sana po nakatulong sa inyo ang video ito. At syempre, hindi ko palalampasin, no, ang video ito na hindi ko na ipopromote yung aking Shopee shop. Ayan. So, no, so sa video ito, sisinig ko lang po, no, i-flash ko lang po, no, pa-flash ko sa screen yung aking Shopee shop, no. Syempre, no, pinag-usapan na rin lang natin yung mga gamit na kakailanganin mo sa pagbenta or pagre-refill ng pabango. So, again, meron po akong shop sa Shopee, no. Pag may time po kayo, pwede nyo po itong bisitahin. So, makikita nyo po roon na nagbebenta po ako ng 3 ml. Yan. So, nagbebenta po ako ng 3 ml vial, no, na tester. Nagagamitin nyo po sa inyong tester. Ayan. So, mabibili nyo po ito ng 7 pesos. Ayan. 7 pesos lang po ang isa. Yan. 7 pesos lang po ang isa nito. Tapos, meron din po akong binibenta roon na mini funnel. Yan. Ito pong transparent ay nakakahalaga po ng 7 pesos lang din. Ayan. 7 pesos lang din. At kung gusto nyo naman po ng mga cute, no, yung mga makukulay na mini funnel gaya po nito, nitong pink at saka blue, binibenta ko naman po ito ng 9 pesos. Opo, yan. 9 pesos ko po ito binibenta. At ito naman pong puti ay 7 pesos lang. Ayan. So, yung transparent 7, yung mga colored na mini funnel ay 9 pesos. So, ano pa ba ang makikita nyo sa aking Shopee shop? So, meron din po ako dong binibenta na tester. Perfume tester. So, ibig sabihin, meron na po siyang laman, no? So, example, ayan, meron na siyang label. Meron laman na po siya sa loob na pabango. Halimbawa, Lacoste Pink. So, yung 3 ml na perfume tester na meron ng laman na pabango, ay binibenta ko naman po siya ng 15 pesos. Opo. So, 15 pesos, no? Binibenta ko po siya. Kung gusto niyo po,
na matesting muna yung mga pabango, no, para may idea kayo, no. Halimbawa ay tight na tight ang inyong budget, no. So gusto niyo muna magsimula sa maliit na budget. So pwede po kayong magpunta sa aking shop, no. Pwede po kayong umorder sa shop ko ng mga perfume tester, yan. Mga perfume tester, ibig sabihin, may laman na po yung loob ng ating vial, no. Iba-ibang scent, pwede po kayong umorder ng iba-ibang scent. I-chat niyo lang po ako kung anong gusto niyo scent. Or pwede niyo po akong i-chat para ma-send ko po sa inyo kung ano po yung mga available natin ng mga scent. Para sa halagang 15 pesos, eh, pwede na po kayong makapagsimula ng inyong sideline, no. So, pwede po yon, mag-start muna kayo sa tester, no. Meron po kayong mga tester, pwede po kayong magpa-order muna, no. May mga dala po kayong tester, no. Ayan. So, halimbawa, wala pa kayong budget, no. So, or gusto niyo muna magkaroon ng target, no. So, syempre, no, yung iba, gusto sigurado. Gusto sigurado na may pa-order muna bago bumili ng mga tindahan nila. So, pwede po yung magsimula kayo sa mga tester lang muna. So, magpa-order kayo, no, kung anong mga scent ang gusto ng inyong mga kakilala o ng inyong mga prospect, no. So, mula sa mga tester nyo, so, mula doon, kung ano yung mga gusto nilang scent or kung may maisasuggest sila na scent, no, yung mga ginagamit na nila. So, pwede po yun. Saka po kayo bumili ng mga premix na pabango. So, yan yung tip ko sa inyo, no, kung gusto nyo na sigurado, no, sigurado na meron bibili ng mga scent na order nyo. Or kung gusto nyo naman na mag-explore, no, gusto nyo bago kayo magpunta sa inyong customer, eh meron na talaga kayong bit-bit agad na mga pabango, no? Gusto nyo, pagpunta nyo roon, eh meron na agad na maibibigay na pabango. So, mainam po na bumili na po kayo ng perfume refill. Isali nyo na po sa mga 10 ml na bottle para pagpunta nyo sa inyong mga iaalok sa inyong mga customer, eh meron na kayong maibibigay na pabango. So, ayun lang guys, sana nakatulong sa inyo ang video natin ito. So, ano ba ang mga kailangang bilhin kung ikaw ay magtitinda ng pabango? So, kung may mga gusto pa po kayong, kung may mga katanungan pa po kayo, no? So, comment down below lang po kung ano pa po yung mga gusto nyong itopic natin about sa pabango. So, libre lang po ang pag-subscribe sa ating channel. Huwag niyo po kalimutang mag-subscribe. Kung nagustuhan niyo po ang ating video, i-like and share niyo lang din po ito. At huwag kalimutang i-hit ang ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. So, ayan lang po. Happy selling!